Biyernes Santo ay sa mga araw na ito, isa sa pinakamalungkot, sapagkat doon ginugunita natin ang pagkamatay. Unang, nandun yung tinatawag daan ng cross, no? The way of the cross, ang paglakad ni Jesus papuntang Kalbaryo. At doon maalala natin ilang beses nung natumba si Jesus, nadapa, at maraming namumutya sa kanya. No? So, at again, yung suffering. At ito ay isang misteryo na mahirap unawain, di ba? Siya na napaka makapangyarihan, siya na anak ng Diyos. Bakit kailangan mamatay? At ito ay nandito talaga ang misteryo ng tinatawag nating Paschal Mystery. Bakit pinili niya na ang pagliligtas sa atin ay sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay? At ito rin marahil ay magbibigay sa atin ng sa ating pagninilay nito, marahil ay magbibigay sa atin ng konting liwanag, kaulugan sa ating mga personal o pagdurusa o suffering na pinagdaraan natin ngayon. No, kaya, pero dito, ang Panginoon ipinakita ang pag-ibig ng Diyos sa pag-aalay ng sarili. At doon natin maalala yung sinabi niya, "There is no greater love than to lay down one's life for a friend." Ibig sabihin, dito, dyan sa krus, makikita natin ang pinakamalinaw na litrato ng pag-ibig. Hindi ito pagpapatiwakan. Hindi ito pagsasayang ng buhay. Ito'y pag-aalay ng buhay para sa kapwa sa mga panahon ito. At sa may mga namamatay, no? Ang iba frontliners, ang iba, ito ba ay pagsasayang ng buhay? Pero paulit-ulit nating maririnig, napaka-inspiring, di ba? Ang mga tao na nag-aalay ng kanilang buhay, tapat sa kanilang tungkulin hanggang sa huli. And we take inspiration of that. And the example of Jesus, the example of the Lord, di ba? Yun, we continue to stretch ourselves. Tayo din dumadaan sa ganyan, di ba? Yung pagod na pagod ka na. Parang gusto mo nang sumuko dahil marahil sa trabaho mo, paglilingkod sa kapwa, maybe to your family, or pag-uwi mo, hindi mo alam, hindi maintindihan. But yet, you continue to wake up each morning to take on the tools para lang magampanan mo ito, sapagkat ito ay hindi lamang para sa akin. Ito ay paglilingkod. So that is also an offering. At yun, sa semana, sa Good Friday, yun ang ating binabalikan. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa krus. Kaya naman sa Good Friday, yung krus na dating symbol of death becomes a symbol of life.